kasi sa kasi pagdating ng panahon, pagdating ng ano, pagdating pagtapos na lahat ng ano, pagtapos na lahat ng propesiya ng Diyos, magkakaroon ng tribulation. Yung tribulation para sa mga na-rejected. So magkakaroon dito ng catastrophe or calamity. Kaya ilagap natin yung kaisipan natin sa itaas or sa langit. Kasi may katapusan tong mundo natin. Kung tayo mag-ibok ng kayamanan, dito lang sa itaas. Kasi may temporary lang yung mga nasa ano, yung mga nasa mundo. Kaya merong calamity na dati para inyo or i-accept yung word kasi itong mundo na to, nasakop na to ng kasamaan or ng demonyo. So magyan na natin kung kailan to nangyari sa tatlong to, sa tatlong Nisan Abib. Tama ba? March or April? March to April. Sete naman, May to June. Thank you.
effort na natang ipahira ka sa akin. Ngayon sa'yo, sundan ko na lang kay Jeff. Ayun, yung topic for today is about 7 P's of the Lord. We all know that na yung 7 P's is given to the Israel is for 1 year. 1 year talaga yung, ayan, yung kaganapan niya. From Passover up to the tabernacle. So I'm going to explain na lang each one kung ano yung mga significance of this one or yung mga trumpeting na to or yung peace. Okay, let's start with the Passover. So alam natin or we can read it to the Leviticus 23. So alam natin that the Passover, the original aspect net or the historical event is the Israelites crossing to the Red Sea going to the Promised Land. So that's the original. However, the spiritual aspect of this this is the crucifixion of Christ. Christ passed over to the Lamb. Alam natin na yung kung kailan pinatay yung Lamb that day, yun din yung kapanganakan ni Kristo. So yun yung spiritual significance. Etong Passover. Ayan. Isa-isayin lang natin. Then, the unleavened bread. So, alam natin na they celebrate it, na nag-celebrate yung mga Israelite that time. Then yung kumakain sila ng tinapay na walang halong libadura. So, alam naman natin yun, na ito, very common sa atin, yung unleavened bread. Then, the second one is the third one is first fruit. Ano yung first fruit? Whether it Patrick. Lights? Lights? Lights yun? Sige. Sabi, according to my script, sabi ni Brother Francis, yung first fruit daw, it represents Jesus Christ, first fruit from the dead. Kasi, di ba, the piece of the first fruit is, sabi niya dito, it coincides nga daw siya sa resurrection ni Jesus Christ. So, it's written again to the Leviticus 23. So, sabi dito, tomorrow after the Sabbath, when they gathered the first fruit of their harvest on tomorrow, after the Sabbath, when you go into the land, on tomorrow after Sabbath, you shall wave the sheaf opening and opening the door. So, normally, it does not necessarily you have to be. Kasi it does not have to be after Passover. So yun yung sinasabi doon according to this text. Sabi, it so happened during the time when Christ, these three pieces were sequential to each other, Passover, unleavened bread, and the first fruit. And next tayo is sa Pentecost. Dito sa Pentecost. Sabi dito sa kasi describe ko, sabi niya, the first fruit Pentecost comes from Leviticus 23 again. Sabi, after the first fruit, count nga daw tayo ng 7. Then, that is 7 Sabbath. Or 7 Sabbath means 7 weeks. Ilang days ang meron sa 7 weeks? 7 weeks. 49. So after 49, ang afternoon is 50. Ano yung 50? Pentecost. That is Pentecost. So after nitong 7 weeks, ay first fruit, magbibilang daw tayo ng 7 bago mag-Sabat. Then the Sabat is equivalent siya ng 7 weeks and 7 weeks 49 and afternoon is Pentecost. Ito yung sa the day of Pentecost, sabi ni Father Francis dito, meron tinatawag na novena, Alam niya to? Yan ang tawag niyan, pasyaw. Ano ba, Pastor? Pasyaw na araw. Pasyaw? 9 days. Ayan. Kasi di ba yung novena, itong ginagawa nilang traditional, they pray the rosary 9 days. So yes, 9 days. So nakuha nila yung context na yan kasi di
ba, bago i-pour out ni ng Diyos yung Holy Spirit dun sa Day of Pentecost, pumunta siya sa ano, they went up in heaven, tapos inuwa niya yung mga bihag ba yun, tapos pinrefer niya into the 90s para bago i-buhos yung Pentecost. So, dyan nakuha nung Catholic beliefs yung nabena. Then, after that is the trumpet. So, alam natin na yung trumpet, it represent the last piece or the, what do you call this? The seven church ages. Pero, yung trumpet, di ba seven church ages yung nire-represent nito? Pero, ang trumpet, nire-represent din siya sa tribulation period. Then, atonement. Sinong may alam ng ano nito? Significance ng atonement? Pag-asa ko may, di ko kasi alam eh. Paggunita ng kaligtasan. Reconciliation. Reconciliation or paggunita ng ano din? Kaligtasan. Then the last one is tabernacle. Alam natin that tabernacle is significance to dinner. Tinatawag din itong 8-day preparation para dun sa mga then yun lang po. Celebrate po ng Israel sa loob ng buong isang taon. So, lahat po yung pitong yan. And actually, hindi lang po ito pito. Meron po hindi nabanggit dito. Meron po sa Feast of Israel, ay may idinagdag sa pito na dalawa. Pero itong dinagdag dito ay hindi po kasama sa original na binigay po kay Moses ng Panginoon during while God gave to Moses Mosaic peace, no? Hindi po kasama ito. Binigay na lang po yun pagdating po ng mga propeta after ni Moses. And then later, before the Lord Jesus Christ will come. So, naibigay po yung una ay tinatawag na Purim. So, saan po natin ilalagay ang Purim? Ang Purim ay labas ng spring. So, here. Ang sunod, isa yan po yung isang additional. And then, yung huli ay sa parte ng after ng home. Ito yung ang tinatawag na hanpa. Nilagay ko lang yung letter. Purim, hanpa. Okay, so, yan po yung dalawang additional feast. So, meron po tayong mga scriptural verse para patunayan po natin na ito ay legit na sinicelebrate po ng Israel. Meron po isang talata from the family sa Book of Esther. Chapter 9 ba, Sister Light? Esther, ano po? Binasa kanina. Esther 9:21. Makibasa po natin. Esther chapter 9 verse 1. Pinag-aaralan natin ngayon, na ilalatag natin ngayon, this is a principle ito, na ipinakita ng Diyos Israel, sa bayan Israel. At ito po may malaking bearing, no? May malaking significance para po sa ating mga Kristiyano.
So, pakibasa po sa Esther chapter 9 verse 20. Esther chapter 9 verse 14th day of the month alarm and the 15th day of the same year. So, ma'am, binigay po yun yung Feast of Purim. Text-in lang natin kasi medyo mahaba ang story naman. Binigay para sa Israel to commemorate for a Jewish salvation in the time of Israel. So, if you know the history, kung nagbabasa po tayo niyan, Book of Esther and the history, may nangyari po sa bansang Israel during the time of, nasunog yun ng silent years, no? During the time of silent years. Kung sinabi natin silent years, yun yung panahon pagkatapos ni Malakias, wala na po ibang propeta ng susunod bago dumating po si Cristo at magkaroon ng gospel. So, before magkaroon ng gospel, dito na isingit yung Feast of Purim. Ano yung masaysayan dyan? Nailigtas ni Esther ang buong Israel from the genocide. No, sino ba yung genocide? Ito yun si Haman. Si Haman po ay isang kanang kamay ng isang hari na si King Ahasuerus. So mahaba yung istorya na, mga kapatid. Pero bakit pa nagkaroon ng Purim? Kasi po, dahil kay Esther, nasalba yung buong angkan ng Israel. Dahil kung hindi kay Esther, wala ng Israel na mag-i-exist ngayon. Okay, so sa istorya ngayon, kaya itong si genocide, no, sa part ni Haman, ay nang malaman niya na ito palang mga nanditong masama sa panahon na yun, during the reign of Ahasuerus ng Iran. Medyo Persia. Nalaman ni Haman na ito pala, lahi ito na ang matak. Nagmalaman niya na lahi pala na ang kanong mga Hudyo. Nagbalik sa kanyang kaisipan na alam niyo ba na ito halos ubusin ng lahi ng Israel itong mga angkan ni Haman. Kaya nakatatak sa isip niya na itong mga Hudyo ito, ito ang umuubos ng lahi sa bawat ibang lahi aside from Israel during the time in the Middle East. Eh, di ba? Ganyan ang istorya sa lumang niya, di ba? Mapaksin ng Panginoon. Ang sinabi ng Diyos sa ganito, umusin niya, i-wipe out niya. So, ganun kinakatakutan ng Israel yung araw. Hanggang ngayon, hindi nagtitiwasay ang gera-gera, di ba? So, ayun. Kaya, naitang-tang po ang Feast of Purim because of Esther. So, hindi ko na masyadong bibitahin. Gusto ko lang sabihin, sa principle na ito, sa prinsipyo, na bago magkaroon ng spring at yung pinaliwanag na po yung kanina, no? Yung Passover, yung given bread, first fruits, hindi lang masyadong detalyado. Pero bago dumating yung spring, makukuna muna sinaselebrate ang Purim. Nakasingit siya. So, kung alamin natin ang date o months ng Purim, sabi sa reading ng Hebrew calendar, yan ay Adar. It is between, I think, March to February to March, something like that. Bago mag-spring. So, napakaliit na singit na panahon niya. Kaya na, itong spring, at bago mag-spring, nandun yung Feast of Purim. So, ayan. So, yun ang mangyayari. Tapos, ano ba ang ibig sabihin? Bakit may Feast of Purim? Salvation.
may kinalaman din sa atonement. Parang atonement, ano? Parang may prefigure na ang Diyos na ang Israel ay ililigtas. Kasi Kristo ang gumawa nun eh. Okay, so, iyan ang isa sa bakit ibinigay ng Diyos na bilang pista sa bayang dagdag, na pista sa bayang Israel. And then next, Hanukkah, ito yung dalawang feast, Kisupurin and Hanukkah. Ang Hanukkah naman, kasaysayan din sa loob pa rin ng Silent Years, na kung saan, kung kilala nyo at napag-aralan nyo si Antiochus Epiphanes. Ano ba ginawa nitong si Antiochus? Isang hari. Nakailaman nyo yung templo sa Israel? Gumawa siya ng hindi kanais-nais sa loob ng templo, at ito'y hinawakan niya ng, sa loob ng 7 taon. So after 7 years, nagkaroon ng revolt, may mga ginamit ang Diyos na para mabawi ang templo sa kamay ng Antiochus, isang Greek, isang pagano, ay nabawi ng mga Makabeyan. Yung diretso lang natin istorya. So nakuha nila ang templo noon at nalinis approximately nasa 200 BC prior to Jesus Christ. Nasa loob ng Silent Years yun. So ano nangyari? Bakit nasa apa yung Hanukkah Festival? Ang kinusider ng Diyos na nagkaroon ng templo at yung templo ay nasa launa at sabi ng Panginoon, muna ibabalik para sa bayan ng Diyos sa Israel ang templo ito sapagkat ito yung bigay ng Diyos para sa kanila. Para sa kabanalan. So, nangyari yun, nabawi. Nabawi nila, namatay si Antiochus, nakuha nila yung templo at na i-restore muli sa kanila. Bayang Israel, ang templo niya. So, isinama yan yung Feast of Hanukkah. And actually, paano natin masasabing consider na yan ay kasama na ipasulat pa yan eh sa Bible. So, manakalagay, John chapter 10, I think verse 22 yun, Brother CJ. John 10:22, makibasa. Yung ebidensya, meron na tayong binasa kanina sa Feast of Purim, nasa Bible, nasa Esther. Sa panahon ng Adar, binanggit mismo yung Purim. At dito sa Hanukkah, sa dulot-dulo, no? Ng chart na ito, ng taong ito. Actually, this is a moon year. So sa dulong yon, yung Hanukkah naman ay sineselebrate ng mga Israel. John chapter 10, verse 22 ba? Kaya basa. John 10:22. And it was Jerusalem, the place of dedication, and it was Peter. Okay, so nandyan yung word na ang sabi ay dedication. Ano yung pag sinabing dedication na naiisip natin? Doon na templo. Merong tinatawag na naging tao ng mula nung nangyari yun, nung mabawi yun, ay nagkaroon sila ng tao ng pag-aalaala. So here, hindi ginaganap nila yung Feast of Rededication, that is Hanukkah Festival. Yan sinasabi ko, Purim tsaka Hanukkah, hindi original na binigay kay Moses yan. Nagkaroon ng kasaysayan, istorya, naganap sa lahi ng Israel during the time of Silent Years. Hindi pa sa panahon ng New Testament, Silent Years. Nasa malapit na malapit bago pumasok ang New Testament. Okay, so, itong pinag-aaralan natin na additional piece, no? May mga significance po yan sa ating kaligtasan, tawag dito, pati Hanukkah, rededication. Kasi tayo, as a church of the living God, we are also a temple. Spiritual temple. Can you say amen? Tayo ba ay spiritual temple? May time ba minsan na ang templo natin ay nakukukod ng spirito ni Antiochus? Yes. At kapag minsan ang templo ay nakukukod ng espiritu ni Antiochus, maraming inilalagay dyan sa loob ng mga borlodoy. So it reminds us na
bakit may nahitulog sa Israel ito? Sa Israel, ginaganap lang nila yung mga pistang yan, pero hindi nila alam kung ano ang tunay na kahulugan niyan. Sino nakakaintindi nitong mga pistang itong pinag-aaralan natin? Tayo! Ano sabi ni Paul? The blindness is part happened to Israel. Until in the fullness. That the Gentiles become in. Romans 5:20. Hanggang sa makompleto ang mga kapunuan ng mga hintil. So yung kaalaman na binibigay dito ay kapunuan. 25. Yung pagkakaintindi natin sa mga bagay nito sa spiritual ay kapunuan para sa ating mga hintil. Pero sa Israel, nagtataon ng feast sila, annual feast, mula Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost, trumpets, atonement, tabernacle, may feast of Purim pa, may Hanukkah. All of this festival, hindi nila alam ang tunay na kahulugan. Can you say amen? Hindi nila alam yan. Ang mga Messianic Christian, medyo konti, nakuha nila. Nakuha din nila yung mga lahat ng ito ay umiinom patungkol kay Kristo. Abot nila yon. So ang hindi masyadong abot nila na ang lahat ng itong festival na ito na binigay ng Diyos para sa bansang Israel, hindi lang siya para kay Kristo, para sa lahat din ng iglesia. Yan ang significance niyan, mga kapatid. Hindi lang si Kristo. Of course, si Kristo ang pangunahin diyan. Pero, kung kalagayan ni Kristo, Jesus Christ is the head, and the church is the body, is to complete one divine. In other words, si Kristo, alam ni Kristo lahat yan, nung siya'y nasa lupa. Kung ikaw o tayong lahat ay bahagi ng kanyang katawan, kung paano alam ni Kristo yan, dapat alam din natin yan. Can you say amen? Alam natin yung mga mahalagang kahulugan ito. Hindi ito dumaan lang sa Israel, naging kasaysayan, at sa atin, binibigay ng Diyos bilang mensahe yan. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, ano gusto kong i-share? Ang gusto kong i-share, ang pamagat ko, mga kapatid, paghahanda. Meron ba tayong pinaghahandaan ngayon? Ano yun? Anniversary. Oh, sorry. Anniversaryo. Paghahanda, anniversaryo, para sa ano? Sabihin natin, taglagas. May darating po tayo ngayon anibersaryo ng taglagas. Kung paano Israel meron silang taunang festival, tayo meron din. Meron din tayo taunan. Kahit sa inan? Meron. Kailan yung taunan natin? Nalimutan niyo? Nakasulat na dyan, oh. Ask yung ay, sino nakakalam? Yung isa. Ano niya, Pastor? Taunan. Para sa Israel, taunan din ang ginagalang to. Sa atin ba, taunan din to? Yes. Tama, Pastor Ben. Nakakay ni Pastor. Yung isa, nasaan? Spring at saka? Urim. Urim. Autumn fall. So, ito yung taon na natin. Kapag ka spring, Passover yan. Alam niyo, pag Passover, no? Sa principle na ang Passover ay may kinalaman kay Christ sa kanyang kamatayan. Unleavened bread, 7 days, unleavened bread. Ito yung kumakain sila ng tinapay mula sa unang araw hanggang itong araw. Walang libadura. Meron ba tayo niyan? Meron. Yes.
Meron tayong gabi-gabi sa ating tahanan na pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo kumakain bilang Kristiyano ng salita ng Diyos, pag-araw lang po ng Sunday. Ulang na ulang po yan kapag Sunday ka lang umasa. Kailangan po araw-araw, kaya meron yan. Binigay ng Diyos para sa Israel just to commemorate na bakit may 7 days of unleavened bread, larawan niya na dapat sa tunay na Kristiyano, bawat tahanan, bawat pamilya, ay may breaking of bread gabi-gabi. First fruits, sino ba yan? Si Kristo. Siya yung panganay, siya yung unang ani. Si Kristo yon on that resurrection day. Tapos, bago mag-Pentecost, may tinatawag ng sinabi kanila, si Brother Jed, si CJ, Brother CJ o Brother Jed, na mayroong 49 days na 7 weeks of Sabbath. So, yung sabi niya, on the 50th is the day of Pentecost. So, meron bang bearing yung Pentecost? Meron bang bearing yung harvest? Yes. Type ng harvest o tinatawag na summer o summer harvest, type yan ng 7 church ages. Principle po itong sinasabi ko. Type ng 7 church ages yan. At yung 7 church ages, yan ay harvest. Yung first fruit type doon ni Kristo na resurrect siya, at nung na-resurrect siya, meron din nabuhay ng mga Old Testament. At yung Pentecost na ganap sa panahon ng Pentecost, bumuhos ang Espiritu Santo, pangako ng Diyos. At unang mga nakatanggap niyan, walang iba kundi ang mga Israel. So, yan yung mga prinsipo na sinasabi natin dito na kahit sabihin natin, Messianic Jew ang pinakit. Okay. Sunod, harvest. Ito yung harvest. Summer harvest. Yan ay tipo ng 7 church ages. Okay. So, bago mag bago mag-fall, nangyari po yung tinatawag na mangyayari yung trumpets, atonement, at saka tabernacle. Tatlong pista ang naghihintay sa panahon nito. We are living now in the dispensation of the 7 church ages at malapit na tayo dun sa dulo bago mag-trumpets. So, timeline ng pag-usapan natin, wala na tayo sa una, nasa pangalawa, wala. Nasa dulo na tayo nito ng harvest, ng summer harvest. Pag sinabing harvest, kinukolekta na ng Diyos. Ang alin? Yung mga Kristiyano, unang iglesia, pangalawang iglesia, pangatlo, pangapat, na mga bride, Brother George. Kinuha na dito. Hallelujah. So, yan ang harvest. Pinig up na yung mga Kristiyano. Tama ba, Brother George? Tama. Ayos, Dato. Brother George dun eh. Kasi yung bride, kinukuha na yun in every ages, and that is the significance of harvest, spiritual harvest. So, nandito tayo sa last, dapat sa huling bahagi ng iglesia nito, bago magsimula yung fall season, dapat kasama tayong na-harvest. Amen. Ngayon, spiritually speaking, dapat you are caught up into the heaven and you are now sitting in the heavenly place. Dapat na-experience natin ang enjoyment ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin lang, kung hindi pa tayo nakaakyat doon at nakaupo kasama ni Kristo, ibig sabihin, you are not enjoying the message of God in this day. Yan po yung mga palatandaan. E, salisingin natin ang puso natin. Kapag ang salita ba ng Diyos, naririnig natin, baliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasi, yung mga Kristiyano, yung bride, sa huling panahon, nakukunin sa harvest season before the trumpets, eh nag-i-enjoy yan, nagpipista yan sa salita ng Diyos. Amen. At ang dahilan para tayo'y makaulagpos sa sanlibutan ito, ang isang tanging paraan, dapat bound tayo sa salita ng Diyos, Word of God, babad ka sa pag-aaral na yan. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Yun ang magbibigay sa atin ng protection.
kahit na sa pagiging appearances natin, kapag may nakikita sa atin ngayon, sa larawan natin bilang Kristiyano tayo, pero may nakikita larawan sa atin na hindi dapat sa kalagayan ng Kristiyano, ibig sabihin, may kulang. Yun yung mga bagay na dapat saliksikin natin. Kasi bakit natin kailangan saliksikin kung may kulang tayo sa sarili natin? Kasi bakit? Kailangan natin makasama sa harvest before the trumpet will blow. Ano ba yung trumpet na to? 7 years tribulation yan sa actuality niyan. Bago mangyari yung trumpet, bago mangyari yung 7 years tribulation, wala ka na dapat dito sa mundo. Inakyat na tayo ng Panginoon sa alapaap. Inakyat na tayo ng Panginoon sa alapaap at nakita na natin siya as He has glorified body, we are also a glorified body. Okay. So, tuloy lang ha. Dinikat ko lang yung principle na yun na sinabi nila. So, atonement. Do you have idea about the atonement? Ang atonement, mga kapatid, ibig sabihin, salvation. Pagliligtas. Okay. So, dapat na-experience ng bawat isa yan. Paano mo mapapatamayan ligtas ka? You are enjoying the Word of God. Ligtas ka, pero wala kang gana sa salita ng Diyos. Abay, manalangin ka. Ang tunay na may kaligtasan, nag-i-enjoy sa salita. Ang tunay na may kaligtasan, hindi yan naiinip sa salita. Hindi naiinip sa gawain ng Diyos yan. Kasi bakit? Yun na ang buhay natin. Marami tayong ginagawa sa bahay, marami tayong ginagawa sa buhay natin. But, pag dapat sa araw ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. Amen. Ito ang araw na bigay ng Diyos sa atin para sa Kristiyano. Naano? Uhulin natin ang ating mga sarili sa panahon ng pagsamba. And if you are saved, if we are saved with the Lord, you must enjoy. Dapat i-enjoy yan. Kung hindi natin priority yan, mga kapatid, mayroon pang mga bagay na kulang. Naintindihan niyo, mga kapatid? May mga bagay na kulang at yun ang dapat makita natin. Huwag tayong maging kampante na okay lang, para walang nangyayari. Okay lang na ganito. Hindi po. Before the trumpet will blow, kukulektahin ng Panginoon Diyos ang bride in these last days. At sa panahon ito, mga kapatid, maghindi ang labanan. Diba, Pastor? At sabi ni Kristo, magpumilit kayo doon sa daang mag-ipot. Huwag doon sa daan maluwag. Sapagkat doon sa makipot na daan, papunta ng ano? Langit. Doon sa malapad na daan, maluwag. Alam natin ibig sabihin doon, mga klase ng buhay ng Kristiyanong easy. Walang masyado, ayaw na pagsubok, ayaw na mahirapan, ayaw na may obligasyon. Yun ang malapad na daan, mga kapatid. Si Kristo walang kasalanan, pinasok niya yung makitid na daan. At hindi madali yun. Walang kasalanan si Kristo. Ang sabi, kung tayo ay susunod kay Kristo, dapat din natin maranasan. Hindi naman sa sobrang katulad ng nararanasan. At least meron. So, harvest, bago mag-trumpet. So, itong panahon ng trumpet, no, atonement at tabernacle, ito yung panahon darating ngayon. Meron tayong, ano na ba? Next week na, mga kapatid. Yung ating taunang pista ng taglagas. Tingnan nyo ang Panginoon Diyos, ano? Sa iglesyang ito, itinaon ang ating anibersaryo sa panahon ng taglagas. At kapag ito ay pinag-usapan natin, maraming nakapaloob na malalim na mensahe dito. Hindi lang only principle na yung pinaka-principle message. Kung lalaliman natin ito, mga kapatid, malalim para sa bride, mababaw sa Nicolaita. Kasi ang Nicolaita, mga kapatid, tingin nila, ay, kahit para naman pambata yan. Eh, kahit hindi naman kailangan yan. Pero hindi nila alam, malalim na bagay.
Bakit ko sinabi? Si Pablo mismo nagsabi sa unang Corinto 2:10 ata yun. Meron pong mga bagay na malalalim sa Diyos. Ang malalalim sa Diyos, original ng panahon ni Kristo, panahon ng mga apostol, hindi lang yun mga wali-wali. Hindi lang yun mga turo. Of course, meron nun. Pero yung lalim na sinasabi doon ay hindi po so, hindi po yung lalim na hindi mo maintindihan, hindi mo kayang gawin. Kayang gawin, kayang intindihan. Bigyan ko kayo ng isang bago ako tumalakay dito. Pakipost nga po yung Matthew chapter 28 verse 20 Tagalog, Tagalog. Matthew chapter 28 Tagalog. Matthew chapter 20 verse 20 teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even at the end of the world. Amen. Okay. Teaching them to observe, sabi sa English, sundan po ninyo ha. Itong Matthew 20, para magkaroon kayo ng background, to make it understand. Ang istorya ng Matthew 28, tapos na si Cristo niyan, resurrected na siya niyan. Actually, nasa Mount of Olives na siya niyan, Brother George, tama ba? Aakyat na si Cristo niyan. Pero bago siya umakyat, may ibinilin siya sa kanyang mga alagad na kanyang mga disipulo. Anong sabi? Teaching them to observe whatsoever I have commanded unto you. Sa Tagalog, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Amen. Anong sabi ni Kristo, mga kapatid, sa kanyang mga alagad? Ituro ninyo. Hindi lang yan wali. Hindi yan puro doktrina lang. Sinabi ko lang, ha? Hindi lang po yun. Kundi sabi, ituturo ninyo sa kanila, akalin, naganapin, pag sinabing ganapin, that is instructional message. Pag sinabing ganapin, may inuutos na dapat nating gawin. Nakuha niya? Baka hindi niya nakuha. Pag sinabing ituro, ang mga bagay na kanilang ganapin, ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Yung baba, madali na yan eh. At narito, ako sumasayin din palagi, etc. Tapos ang salibutan, madali yan eh. Pero doon sa taas, sa unang bahagi, ipinag-uutos ni Kristo, no? Hindi ko lang, na sa panahon yun, sinabi ni Kristo na sa kanila, ganapin nila ang lahat ng mga bagay. Hallelujah. Ibig sabihin, original church, walang templo pa noon. Eh kung walang templo, ang iglesia noon, paano sila tumatakbo sa kanilang gawain? Basahin natin ang Acts chapter 2 verse 42. Anong sabi sa Acts chapter 2 verse 42? Sundan ninyo ha. Ito. At sila'y nagsipanatiling matibay. Saan daw? Sa turo ng mga nino, apostol na. At sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yung salitang pagpuputol-putol ng tinapay, hindi lang doktrina. Yan po ay instruction. Turo po ng apostol, turo ni Kristo, ituro nyo sa mga alagad. Kaya nagtuturo sila, sumunod sila kay Kristo, mga apostol, na sila ay nagsasama-sama na nagpuputol-putol ng tinapay.
at sa mga panalangin. Verse 46. At araw-araw sila'y nagsisi panatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpaputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Sabihin natin bahay-bahay. Templo ba? Templo? O bahay-bahay? Bahay-bahay. At sabi, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak. Galak daw ha, hindi malungkot, hindi naiinis, may galak. Na may katapatan ng puso. Alam niyo ba mga kapatid, yan po ang original na tunay na kalagayan ng iglesia noon sa panahon ng mga apostol bago sila namatay. Naintindihan po natin mga kapatid? Ang ibig sabihin sa pinakita ko, Matthew 28, utos ni Kristo yun, ituro ninyo sa kanila na ganapin nila, pagsalitang ganapin, ituro niyo sa kanila na ganapin. May mga instruction na binibigay pa noon. So, in other words, ano ba yan? Spoken word yun, mga kapatid. Ano yung pinag-uutos ni Kristo sa mga lagad? Spoken word. Ano yung spoken word? Ibig sabihin ng spoken word, hindi mo na yan makikita ng letra por letra na kasulat pa naman sa lumang tipan. Ibig sabihin, progressive revelation yun. Ang mga apostol noon, naliwanagan sila tungkol sa progressive revelation. O, bigyan kayo ng halimbawa sa time ni Kristo. Inutusan ni Kristo sa araw ng Sabat, yung kanyang mga alagad bumulot ng trigo, ay bawal sa lumang tipan. Kaya sinita nga siya ng mga Pariseo, bakit yung mga alagad mo, hinahayaan mo, ganito, ay, jaytara, bablam lang. Bakit? Kasi hindi na yun ang progressive. May sinasabi si Kristo sa mga alagad na progressive na hindi na maintindihan ng mga religious sect ng mga Hudyo. Nandun pa rin sila doon sa ritual, nandun pa rin sila sa dati na traditional nila. Hindi na sila busan. Kaya ng panahon, naging kontra si Kristo sa harapan ng mga Pariseo dahil hindi nila maabot ng sinasabi ni Kristo. Sinabihan ng ating Panginoon sa Kristo na siya raw ay sa Diablo. Tama ba? Belsibo. Kasi tingin nila, si Kristo ay nagsasalita ng hindi katotohanan. Kasi bakit? Ang batayan nila kasi noon, yung nakasulat, hindi nila nakikita. Hindi nila alam progressive. Itong Matthew 28:20 na binasa ko, ito'y commission ni Kristo sa mga alagad na tinupad nila noong unang panahon. Pero ano nangyari mga kapatid? Noong panahon na yon, nang mamatay ang mga apostol, itong commission ni Kristo ay unti-unting nawala pagpasok na ang panahon. Unti-unti yan nawala. In other words, yung commission na yan to make them disciples, bagamat kinagamit din ang ilang mga denominasyon, pero hindi nila natutupang ang ibig sabihin. Kung lalapat tayo sa Bible, to make them disciples, sino ba ang dinidisipulo, mga kapatid? Ayon sa Acts chapter 2 na binasa, pakipost. Acts 2:42, Acts 2:46, ang dinidisipulo ay ang iyong sambayanan. That's the original. May individual, may family, may whole church progressing. Hallelujah. Kaya nga tayo merong araw-araw virtual. At kung kayo ay nandyan at nakakasubaybay kayo sa virtual, alam niyo kung ano yung na-experience nyo kapag nagsasalita na yung ating mentor. Kapag tinutumbok na yung mga bagay patungkol sa kalagayan ng iyong sampayanan, kumapalag na yung laman. May umaangal doon sa loob. Bakit? Kasi hindi natin nakasanayan before. And we are part of a restoration
back to the original apostolic. Ang sinabi po sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6. Anong sabi doon? Sa part ng restoration natin ngayon, binabalik ang puso natin tayong mga anak sa puso ng ating mga magulang. Na sino? Mga apostol. Ano yung nasa gitna ng anak at magulang? Gitna ay ang puso. Yung kondisyon ng puso, mga kapatid, natin ngayon ay nasandlak sa kagilingan yan. Nasandlak sa pagkagulang, walang alam sa katotohanan. Pero kung gusto mong makabalik sa Panginoon, kung gusto natin makabalik doon sa kalagayan ng mga apostol, makinig tayong mabuti at suriin natin mabuti, pag-aralan natin mabuti, at kung hindi natin maintindihan, kung sabi doon, sa dulo ng pagpuputol-putol ng tinapay, anong sabi? Sa pagpuputol-putol ng tinapay at sama-sama ng nananaki. Kapag hindi mo naiintindihan ang naririnig mo, hindi mo maunawan, hindi na ba parin ang makabigat, huwag mong kontrahin. Huwag kang magditaw ng mga bagay na kung ano-ano, sapagkat kung yan ay sa Diyos, mga kapatid, ay meron pong balik sa atin. Can you say amen? Kaya, for the sake, no? Sake para sa atin, na may narinig ka, hindi mo maintindihan, parang mabigat para sa iyo, huwag mong kontrahin, ihamulan. Para hindi ka makatulan. Kasi kung magbibitaw ka ng mga salita na hindi mo naiintindihan, tapos yan pala ay sa Diyos, nagkakasala ka. Nagkakasala tayo. Kaya para hindi ka magkasala, sabi, pagtapos ng pagpaputol-putol ng tinatay, ano sabi? Mananalangin. Ano yung mananalangin? Pray, iyak. Kaya tayo may pray, iyak, mga kapatid. Kasi yung pray, iyak, mga kapatid, ay nakakatulong sa atin para tulungan tayo ng Diyos sa mga bagay na instruction na binigay sa atin sa buong sambahayan natin para magkaroon ng atonement at matuloy yung tabernacle. Hallelujah. Tayo ay manalangin, umiyak sa Panginoon sa mga bagay na narinig natin na mahalaga na may kinalaman sa instruction para sa pagtutuwid, pagsasaayos ng ating sambahayan ng spiritual. Kung hindi mo maintindihan, manalangin tayo. So kung naintindihan mo naman yan na ipalinaw, pero hindi ka makahanap, manalangin ka pa rin. Para ano? Manalangin kang, Lord, sana magawa ko po yung DBBS. Lord, sana magbisita ko po ang lahat ng mga kapatiran. Sana, Lord, doon sa pagbisita ko sa DBBS, ay makapagturo po ako, makapag-share po ako ng mga bagay na minsahin ni ipinamamong. Hallelujah, sa panahon ito na hindi naiintindihan ng karatid mo. Anong tawag doon? Trumpets. Trumpets po yung magsishare ka. Trumpets po yung gagamitin mo yung paa mo para mag-ibanghelyo. Trumpet yan. Atonement, kaligtasan. Tabernacle, tayo yun, templo. Ang templo ng Panginoon sa Israel noong panahon ng Moses, tabernacle ang tawag doon, tabernacle tent. Hindi po yun, mga bala, sa panahon ng bala, hindi po yung permanente. Lumalakad yung templo. Moving temple, moving tabernacle. Ano ka ibig sabihin na? Hindi rin tayong terminal dito lang. Kailangan, movable ka. Ano yung movable? Ikaw mismo, tayo yung templo. Lumalakad, pumapasok sa mga tahanan. At, ano? Nagtuturo ng itinuturo ni Cristo. Instruction. Hallelujah. Shall we say praise the Lord? Diyan mo ba kayo mga kapatid? Amen. Okay. So, sa darating mga ito, niya kaya sabi niya, sa 46, sabi ganon, at araw-araw sila'y nagsisimanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sa pagpuputol-putol ng tinapay, bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galang at may katapatan ng puso. Alam niyo mga kapatid, kung itong verse 46, templo yan, kung ilalagay natin ito literal, kusali, sanctuary, alam niyo sa biblical,
ang sabi, ang templo ito araw-araw sila yung sabi. Nagsisip mo na tili magkakaisa sa templo. Ano yung pagkakaisa sa templo? Itong ginawa po natin na sanctuary, na templo, kung biblical ang pag-usapan, dapat may naman ito lagi. Anong pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan dito, kung ano yung binigay ng Diyos na mensahe, hindi lang yun. Maraming may problema sa atin. Maraming merong ang problema, spiritual, problema ng tahanan, na itong templo, itong gusalin natin, magsisilbing templo, na dapat may pinag-uusapan, counseling, at iba pang bagay, napakaraming bagay. Hindi lang ito dapat dausan ng pag-Sunday, ang midweek mo, no? Hindi po. Nakasulat sa Biblia, kapag may templo, meron pong, ano sabi, pagkakaisa sa templo. Ano yung pagkakaisa sa templo? Well, hindi lang yung kaisa ng ano, ng kaisa. Yung pagkakaisa sa mensahe na pinaparating ng Diyos para sa tahanan. Pinag-uusapan niya sa loob ng templo. Dapat itong church natin, araw-araw ito may laman. So, hindi na yan nangyayari ngayon. Kasi because of our situation. Pero, kung pupunta tayo sa panahon ng mga apostol, bago sila namatay, ginaganap din na yan yung panahon. Hallelujah. Okay, so say praise the Lord. Praise the Lord. So, meron tayong paghahanda ngayong anibersaryo. Nasabi ko kanina, yung puso natin malakay, the condition of our hearts, we are the children, at yung condition ng puso natin ay dapat maibalik dun sa puso ng ating mga ama. Yan yung sinasabi ko, mga ama. Dapat maisahuli tayo dun sa kung paano sila gumagalaw, mga apostol noon ng panahon. Okay. Anong sabi sa Book of Revelation? Chapter 2. Papakita ko sa inyo, nandun tayo sa condition na children, the heart of the children back to the hearts of the fathers. Kaya lang, pinag-usapan natin yung unang kalagayan ng Iglesia ng Epeso. Nasa dulo tayo ng Laodicea, babalik tayo dun sa kalagayan ng Epeso ng unang panahon. Tingnan nyo mga kapatid. So, yung sabi ni Kristo, ituro nyo at ganapin ang mga bagay nito. Mga kapatid, hukong yan. Yan yung spoken word. Hukong yan. Ang sabi sa chapter 2, verse 1, sa mga anghel ng Iglesia ng Efeso, ay isulat mo ang mga bagay na ito. Pinasulat ha? Ay sinasabi ng may hawak mo bitong bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa bintang ng itong kandilero. Verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Pansinin niyo mga kapatid ha? Ang kalagayan ng Epeso, ang sabi ni Kristo, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sabi na ni gawa. Gawa. May gawa. May ginagawa ang mga Ephesian church age. Sabi, at ang iyong pagpapagal, may pagpapagal. Sunod, ano pa? Pagtitiis. Okay. Ano yung gawa? Instructional yan. Pagpapagal. Pagpumusigin natin, evangelization yan. Pagtitiis kapag ginawa mo yan, makakaranas ka ng maraming pagsubok dyan, atake, panghihira, pamulog, at hindi mo matiis ang alin, masasamang tao. Eh, sino yung masasamang tao na yan? Hindi po yan yung mga mamamatay, hindi po yan outside lang, no? Ang masamang tao dyan, mga kapatid, may yung mga tao sa panahon na yun ay kasama sa pagiging Kristiyano. Pero, ang espiritu niya, ay Brother George, Nicolaita. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila'y hindi ganon. At nasumpungan kong sila'y pawang dulaan. Yung mga Kristiyano na yun, mga kapatid, Berea ng kalagayan nila, nagsusuri sila kung sino man ang nasasabi ng totoo. At meron silang pagkukumpara. Kung hindi nila nasuri, hindi sila nagkumpara, hindi nila makikita, masusuntungan na sila yung mga bulang apostol. Anong sabi sa verse 3? At may pagtitiis ka at nagpatakad dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod.
Ngayon, pansinin nyo mga kapatid ang verse 1, verse 2, verse 3. Pagdating sa verse 4, ang bata. Ano sabi? Ngunit, aba, may ngunit, biglang ngunit, ayon akong nahaban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ang ibig sabihin sa kasaysayan ng mga apostol, nung sila'y nabubuhay pa, nananatili na rin yung gawa, nananatili yung pagtitiis, nananatili yung mga sinabi ni Kristo na nasumpungan ko sa inyo. Subalit kung mawala yung mga apostol nang sila'y mamatay, ano nangyari sa verse 4? Ngunit ay mayroon akong laban sa iyo, sa iyo, Efeso, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Pag-ibig pala yung gawa, pag-ibig yung pasensya, pag-ibig yung pagtitiis, na may kinalaman, yung pagtitiis mo, may kinalaman lahat doon sa mensahe ng spoken word. Ano yung spoken word? Hukong ministry. Hindi yan nakasulat, mga kapatid. May mga bagay na hindi nakasulat. May mga nakasulat sa panahon na sinulat sa panahon ng New Testament. Pero pagdating sa dulo ng panahon natin, mga kapatid, kung paano ang New Testament sa panahon ng Ephesian Church ay may spoken word, panahon din natin ang Laodicea, lalo na sa dulong panahon nito, ang karamihan sinasabi natin, hindi mo na mabasa sa New Testament. Hallelujah. Can you say that? Okay. Spoken word na ito, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Kung paano si Kristo nagsasalita ng talinaga? Anong layunin doon sa rama? Napakaraming tao, pinakain niya ng isda, pinakain niya ng tinapay. Ano mo bang hindi lahat yun? Interesado sa aral? Hindi. Yung iba doon, sabi ni Kristo, kaya ng talinghaga si Kristo, kasi hindi lahat ng makikinig ng salita ay interesado. Ganun din sa panahon natin. Hindi lahat ng nakaupo, hindi lahat ng nakikinig ay interesado. Say amen? Sana hindi tayo ganun. Sana may interest tayo. Hindi lumilipad ang isip natin. Baka nandiyan kayo, nakaupo kayo. Nandun sa kumare nyo. Nandun sa business nyo. Ay, hindi po ganun. Amen? O baka mo niya, teka, magiging naman ni Pastor. Pupunta pa naman ako. Hindi pupuntahan pa naman ako. Ay, dapat, hindi ganun. Amen? Magkakambi pa kami. Kaya, ano sabi sa verse 4? Ibig sabihin, from verse 3, verse 4, pagitan niya, may nangyari. Pumasok yung mga espiritu ng Nicolai. Pinatay yung mga apostol ng mga Roma. At dahil doon sa pangyayaring pagkawala ng mga apostol, nagkaroon sila ng malakas na puwersa pasukin ang mga aral ng mga dinala ng mga apostol. At winala nila yung training, winala nila yung training, winala yung para sa pamilya, yung original na DBBS na para sa pamilya, winala na yan, naging traditional na. Ano yung traditional? Ha, wala nang magbibisita. Eh, pupunta naman sa church eh. Ganyan ang nangyari sa denominasyon ngayon. Hallelujah. Kaya, yung original na sinasabi ni Kristo, na commission, nawawala na yan sa panahon natin ngayon. Alam nyo ba ang discipleship ng karamihan iglesia ngayon, iba na? Ang discipleship nila, magkakaroon ng camp meeting, no? Ito sinasabi na, masama yan, hindi ko naman sila panangulig sa ito. Hindi nagsasaysay lang tayo ng kung anong katotohanan. Binibray kasi natin yung traditional eh, kasi dapat bakit natin sinasabi, hindi dahil parang insulto tayo sa kanila. Hindi natin sinasabi kung ginagawa nila yung outfitting, kung ginagawa yung joint fellowship. Hindi ko sinasabi, mga masamang tao yan, mga kapatid natin yan. Kaya lang, sinasabi natin dito, hindi lang yun. Ang mensahe, meron pong mensahe mas mahalaga. Yun yung pong dapat makita natin. So dahil nga meron tayong paghahanda sa anibersaryo ngayong darating na linggo, isang linggo na lang, mga kapatid. Ano ba ang dapat po natin gawin sa paghahanda? Kailangan ng una, kaya meron po tayong prayer, meron po tayong panalangin sa bawat gabi. Ang ginagawa po natin,
ay preparasyon para sa darating na special na rason. For feast. Patungkol sa pista ng taglagas. Darating ngayong Sunday, itong pista na binanggit ko ng principle. Lahat ng mga ito ay pwedeng maganap sa okasyon ng isang araw para sa pista. Well, hindi na sabihin, matapos doon. Pag dumating ang araw ng Linggo at magpipista tayo dito mga kapatid, dapat totoong pista. Totoong selebrasyon. Anong totoong pista, totoong selebrasyon? Dapat nakapaghanda po tayo. Amen. Ang sabi sa mga binasa natin mga nakaraan, kapag pupunta ka doon, Brother John, di ba? Sa templo, kailangan mong magdala na. Kailangan mong magdala ng handog. Di lang material lang. Ang handog na mataas para sa Panginoon ay yung spiritual. Mga mensahe. Mensahe natin, mga kapatid. Na kapag sa araw na yun, kung ang sino mang unang tatayo dito at magsishare ng mensahe, you fulfill the trumpets. Hallelujah! You blow the shofar! Shofar. Magbublo ka ng shofar as a piece of the trumpet. Hindi pa nangyayari na yun yan, darating pa yan. Pero, in advance, in a spiritual, pag tayo tumayo sa araw ng Linggo dito mga kapag, una kang nagsasalita ng mensahe ng Panginoon, pinaghandaan mo yan, handog mo sana sa Diyos, nagbublo ka ng trumpet, and you will blow the sound of a trumpet, a message that comes from God. Hallelujah! Aalilang lang yan. Papailang lang yan, mga kapatid. At alam nyo, mga kapatid, ito sa realidad, ha? Kapag nagbublo ka ng trumpet, kung hindi tayo interesado bilang tao, hindi tayo interesado, mga kapatid, bilang bride, may interesado sa trompeta mo. Ano mo, sino? Sino ba ka? Ephesians chapter 1. Ang mga anghel ay makaalam sa pamamagitan daw ng iglesia.
ng church ng bride upang kayo'y siya makamakita ng iglesia, ayon ay may papakilala sa mga pangunuan at sa mga kapangyarihan ng anghel. Ang alin? Sa sangkalangitan, ang alin? Kapuspusan ng kamumunan ng Diyos. Kaya, kapag walang na-share, walang nag-trumpeta, hindi nila malalaman yung bagay na ibinigay ng Diyos para sa kanyang mga the spoken word message. Did you say that? Sa Peter din, meron yan. Brother George, naalala Peter. 1 Peter at 2 Peter, chapter 1, verse 12. 2 Peter o 1 Peter, chapter 1, verse 12. Kasi for preparation
of His ministry. Yes. Ngayon, ano mensahe no? Kung paano kay Kristo? Ganun din tayo. That we are part of the tabernacle. Right. Kung tayo ay bahagi ng sa kanilang kaisipan. Ikaw po ang lubos na magpaunawa
dahil may binigay kang Espiritu Santo sa bawat isa. Lord, ito po ang naway maging siya po ang maging daan, Panginoon, upang lubos na may paunawa, Panginoon. Kung ano po ang mensahe na meron po kami sa Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, dahil meron na lamang kami natitira ng isang linggo, Lord, bago dumating ang araw ng aming anniversary. Iya, Panginoon, para sa amin upang maganda po namin ito ng Ama. Nawagalangin namin, O Diyos, sa araw na iyon, Lord, ay makapagbigay kami ng lubos na kagalakan sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Pinabalik ko sa iyo ang lahat, papuri at pagpapala.